You're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath. Opo, and if you answer me, nagisinungaling ba yung acting mayor o hindi? You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, bakit ko umiiwas? Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung acting mayor o hindi? Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Diba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse, sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, nagsisinungaling yung acting mayor. Uulitin ko ang tanong ko ha. Para kang yung sa budget hearing ng DepEd eh. Alam mo, hindi kita ipapakontem. Papakontem kita dito. Alice, hello. Oh, bakayan ako ng hopya, oh. Alice, kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese po. Ka, hindi ko kumakain ng hopya. Filipino po ako. Ba't ako Pilipino kumakain ng hopya? Ako po siguro Pilipino. You have invoked the right of self-recrimination. Hindi pa ako kumakain ba ng hopya? Thank you ito, po. Ha? Magkwentuhan lang tayo dito. Wala na yung mga legal-legal. Hindi mo kailangan abogado mo. Kwentuhan tayo. Sabihin mo sa akin kung mayaman ba kayo, pamilya niyo, mayaman? Hindi naman po siguro na mayaman na mayaman. O, pero hindi kayo mahirap. Okay. Talagay natin, ikaw ay middle class, eka nga, no? Opo. Ang magulang mo ay nagpunta ng Pilipinas, kailan? Yung tatay ko po, hindi po ako masyado sure po kung kailan po talaga, Your Honor. Pero yung nanay mo? Ang sinabi po sa akin ng tatay ko po, actually lumaki po ako, wala po ang kasamang nanay. So hindi mo kilala yung nanay mo? Hindi po. Oh, yung tatay mo lang ang kilala mo? Yung tatay ko po, ang kasama ko pong lumaki po. Sino ang Pilipino sa kanila? Sa kanilang dalawa? Yung tatay ko po ay Chinese at yung nanay ko po ay Filipino. So ang nanay mo, Filipino, siya ba ay natural born o naturalized Filipino? Hindi ko na po alam, Your Honor. Hindi ko po siya nakasama lumaki po. Ang alam ko, Mr. Chair, dito ka lumaki sa Pilipinas, di ba? Opo, Mr. Chair. Dito ko pinanganak sa Pilipinas? Doon sa birth certificate, opo, nakalagay po sa Tarlac po. Pero kung Chinese yung tatay mo, nanay mo ay naturalized Filipino, ikaw rin ang magde-decide when you get to be 18 years old kung Pilipino ka o Chinese, correct? I think, opo. So, anong 18 years old ka, ang pinili mo ay maging Pilipino? Ever since po, alam ko po ako po isang Filipino po. So, hindi ka nag-decide when you were 18 na ikaw ay gusto maging Pilipino? Your Honor, ever since po, alam ko po ako po isang Filipino po. Teka, ang nabanggit mo, ang iyong tatay ay Chinese eh. Ang nanay mo, Pilipina eh. Diba? So, tama ba Mr. Chair na kinakailangan ang isang pinanganak ng Banyaga at ang nanay po ay Pilipino, automatic ba na siya ay Pilipino, Mr. Chair? Palagi tanong nga yung abogado mo kung automatic na ikaw ay Pilipino kung ang nanay mo ay Pilipino. Opo, natural born po pag nanay. Natural born po ang nanay. Kapag ang nanay ay Pilipino. Opo, Your Honor. So hindi kayo masyadong mayaman, pero ikaw ay nagtapos ng high school sa Grace Christian High School. Your Honor, hindi po. Saan ka nagtapos ng high school? Your Honor, homeschool po ako. Mo si Rubilin, ano? Homeschool. Saan galing yung Rubilin na teacher mo? Saan galing siya? Anong school? Si Teacher Rubilin po, hindi po siya talaga galing sa school po, pero siya po yung nagturo po sa akin. Ibig mong sabihin, tinuruan ka ng ni Rubilin na hindi mo alam kung siya talagang teacher o hindi?
Your Honor, alam ko po siya isang teacher dahil siya po yung nagtuturo po sa akin. Ang alam ko sa homeschooling, dapat ang magtuturo sa'yo ay teacher din at dapat merong official na lisensya mula sa school. Opo, Your Honor. Pinaliwanag po sa akin last time po sa Senate. Yung sa akin po kasi parang tutorial po ang nangyari po anong, sa amin. Saan ang galing school? Saan galing na school? Si Teacher Rubilin po, wala po siyang pinanggalingan po na school. Siya lang po yung nagturo po sa akin. Meron siyang pinanggalingan school, hindi pwedeng wala eh. Wala po, Your Honor. Hindi mo alam? Wala po. Pero kayo. Nagtapos ka ng high school? Hindi po, Your Honor. Hindi ka nagtapos ng high school? Hindi ka rin nakapag-college? Hindi po. Ay, pareho pala kayo ni Cassandra. Si Cassandra, nag-graduate na elementary. Hindi ka nag-high school, Cassandra, di ba? Hindi ka nag-high school sa Pilipinas, di ba? Cassandra? Hindi po ako nag-high school. Dito ka nag-elementary, di ba? Kick out ka, ikaw ay drop out sa school, di ba? Opo. Sa Pilipinas? Opo. O saan ka nag-high school? Wala po. Ama. Hindi po ako nakapag-high school. Aba, pinag-uusapan namin kanina rito, you're 38 years old, Alice, hindi ka nag-high school, hindi ka nakatapos. Si Cassandra, 24 years old, hindi nagtapos ng elementary. Kaya sabihin ko sa inyo, ang galing nyo. Can you imagine, huwarap kayo sa Senado? Oo. Nagalit sa inyo yung mga senador? Oo. At umaharap kayo dito? Sa Kongreso, ay hindi kami maaaring magalis sa inyo. Natatawa nga ako sa iyo eh. Oo. Eh kanina tawa ka ng tawa, hindi ko alam anong tinatawanan mo eh. But what I'm saying is, hindi ka nakatapos ng high school, pero ang galing mong magsalita. At ang galing mong magsinungaling. Tama ba ako, Miss Alice? Hindi po ako nagsisinungaling po, Your Honor. Hindi ka nagsisinungaling. So mula nung bata ka hanggang ngayon, nagsasabi ka ng totoo? Mula bata po siguro po may nangyari pong white lies. Pero ngayon araw po, hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo, Your Honor. Kahit white lie, hindi ka nagwa-white lie ngayon? Hindi po ako nagsisinungaling po sa inyo. Talagang hindi ka nakapag-college, ha? Hindi po, Your Honor. Wala kang diploma ng high school? Wala po, Your Honor. Hindi ka nag-aral sa Grace? Hindi po. Hindi ka nag-aral sa Grace Christian High School? Your Honor, regarding po sa Grace Christian High School, mayroon po silang ina-alleged po sa akin na issue po sa citizenship po. I don't care kung anong allegations yan. Ang tinatanong kita, kung ikaw ay nag-aral sa Grace Christian High School? Your Honor, hindi po. Okay. Sa kayo nakatira nung nag-elementary ka, nag-high school ka? Your Honor, ever since po nakatira po kami sa farm po. Saan? Sa farm po, Tarlac po. Farm Tarlac, sa Bamban ba? Opo, Your Honor. Doon ka lumaki? Opo, Your Honor. Marami kang barkada ron? Barkada po na bata, wala po. Kasi nasa loob po kami ng compound. Hindi ka lumalabas ng farm? For biosecurity po, hindi po. Bakit? Anong iimong sabihin for security purposes, hindi ko lumalabas. For biosecurity po. Ano yung biosecurity? Ano biosecurity po, para iwas po magkasakit po yung mga baboy. Iwas alin? Iwas po na magkasakit po yung mga baboy. Hindi ka naman. Bio. Eh, paano magkakasakit yung mga baboy? Pinapaliwanag sa akin ni Kong Dan Fernandez kung ano yung bio, pinapaliwanag niya sa akin. Ibig sabihin, si Kong Dan Fernandez, medyo sympathetic sa'yo. Oo. Yan. Hindi, bio eh. Di ba? So, hindi ka pinapalabas dahil may mga alaga kang baboy. Opo. Yan po yung business po. So, wala kang barkadang anuman sa Bamban Tarlac? Your Honor, bata po, wala po. Wala. Nung malaki ka na at medyo dalaga ka na, nagkaroon ka na ng mga kaibigan? Meron po. Supplier ng mais, supplier ng saan? Taga saan? Taga Bamban din? Meron pong taga Bamban, meron din pong taga Concepcion, taga okay. Capas. Kung ikaw ay hindi nagkaroon ng barkada nung bata ka pa, paano ka naging mayor ng Bamban?
Kasi alam mo, nung ako naging congressman, opo. Marami kong kaklase ron sa distrito ko eh. Opo. Oo, marami kong kaklase distrito ko. Wala akong masyadong kamag-anak, pero yung mga kaklase ko, yung mga barkada ko, tumulong sa akin. Pero ikaw, nakakapagtaka, hindi ka nag-graduate ng college, no? Wala kang masyadong barkada sa Bamban, pero naging mayor ka ng Bamban. Bakit? Your Honor, ang tumulong po sa akin, yung former po na mayor, binigay po niya sa akin yung line-up po niya, tsaka yung mga leaders po niya. Ah, yung former mayor ang tumulong sa'yo. Opo. Anong pangalan po nung former mayor? Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano. Opo. Siya po yung barkada niyo, Miss Alice. Opo, kaibigan. Opo. Yung pong acting mayor ngayon, na vice mayor dati, siya po yung barkada niyo rin. Acting mayor po na vice mayor po dati, siya po yung ka-line up ko po. Kala, barkada mo rin siya? Opo, kilala. Andito siya, Mr. Chair, no? Opo. Yung pong acting mayor po ng Bamban Tarlac, sino po sila? Ano nga po? Ayan, kayo po. Oo. Ito po bang si Miss Alice Goo, barkada nyo? Mr. Chair, bago po siya sumagot, hindi pa ata nakapag-oath si Mayor. Ay, nakapag-oath na po ba kayo? Opo, Mr. Chair. Nakapag-oath na. Barkada niyo po ba si Miss Alice? Naging kakilala ko po nung ako'y Mayor 2001. Noong 2001, nakilala niyo? Sa paanong paraan niyo nakilala? Nagpunta po sa aking opisina nung ako'y Mayor. Nag-apply po ng permit para sa kanyang piggery. Ano pong pangalan nyo? Leonardo Cruz Anunciacion. So hindi po kayo ang nagpatakbo kay Miss Alice bilang mayor? Hindi po. Yung dating mayor na Feliciano, bago siya naging mayor? Bago po kayo naging mayor? Bago po ako naging mayor. Kayo po yung naging mayor, correct? Opo, noong 2001 po. Nung bago kayo naging mayor, ang mayor po si Feliciano, correct? Ay, hindi po. Sino po yung tinutukoy ni Ms. Alice na nagpatakbo sa kanya bilang mayor? Si John Feliciano po. Sino po siya? Naging mayor po siya, di ba? Opo, naging mayor siya po after me po. Ano po yun? After me po, siya po naging mayor. Pagkatapos po ninyo, naging mayor siya? Opo, si Mayor John Feliciano. Okay, since po kayo naging mayor, ano po pangalan niyo ulit, Mayor? Mayor Leonardo Cruz Anunciacion. Mayor Leonardo Cruz. Since naging mayor po kayo dati, bakit po kayo tumakbo bilang vice mayor ni Miss Alice? Kasi po, kinuha po ako ni dating mayor John Feliciano upang maging teammate ko po siya bilang mayor. Ano po yun? Kinuha po ako ni Mayor John Feliciano para siya po ang magiging mayor ko. Bilang vice kinuha mayor po kayo ni Mayor John Feliciano. Mayor Feliciano para maging partner ko po siya. Partner ni Miss Alice bilang vice mayor ng Bamban. Opo. At si Alice po ang mayor. Opo, ganun po. Okay. Bakit po kayo pumayag? Naging mayor na po kayo eh. Bakit po kayo pumayag na maging running mate ni Miss Alice na vice mayor? Para yatang bumaba kayo ng ranggo. Di ba? Noong araw, vice mayor po kayo. Pagkatapos po, nagpahinga na kayo. Binaba niyo yung ranggo niyo. Naging vice mayor kayo ni Miss Alice. Bakit po kaya? Ano po ang dahilan? Ay, okay lang po. Kasi naging third termer po ako ng mayor. So, wala na po akong trabaho noon. So, kinuha po ako ni Mayor John Feliciano upang siya po ang magiging partner ko po. Kaya ako naman po, pumayag ako. Dahil po, marami po akong mga kakilala at marami po akong supporter. Kaya yung mga supporter ko po, ibinigay ko po sa kanya po kay Mayor Alice Goo. Pero hindi niyo po alam si Miss Alice Goo ay involved sa Pogo sa Bamban. Ay, hindi ko po alam. Hindi niyo alam? Your Honor, hindi ko po alam. Pero nung kayo'y kausap ko, I think kayo'y nakausap ko na dito, di ba? Nakausap ko na po kayo. Oo.
Pinakilala niyo inyong sarili yun lang na acting mayor. Ano po? Yes, po? Tinanong ko kayo kung ano ang involvement niyo sa Pogo. Ang sabi niyo wala, di ba? Pero alam niyo may Pogo. Alam ko alam niyo po yun, may Pogo. Niyo parang hindi pwedeng hindi niyo alam eh. Ang Pogo po, alam ko po, isa illegal. Sa distrito po, alam ko lahat ng sugal sa distrito ko eh. Inaalam ko ho yun eh. Kaya alam niyo rin. Ano po, hindi ba? Alam ko po yung Pogo is legal po. Alam niyo yung Pogo legal? Yes po. Sino po yung may-ari nun? Ang alam ko po, ang may-ari doon, na nung po ako ay vice mayor, nag-apply po sila ng resolution para bigyan po namin ng resolution para po mag yung pong sungbang technology na binigyan namin po resolution, yun po ang aming ginawa noon nung ako ay vice mayor. Nung kayo po ay vice mayor? Opo. Okay, hindi ka ba kinakailangan, Mr. Chair, na ang anumang Pogo doon sa lugar ninyo ay meron pong lisensya sa bayan? Ano po? Alam ko po, meron po lisensya sa PAPCOR. Sino po nabigay na lisensya? Alam ko po yung PAPCOR po. Yung PAPCOR? Alam po namin. Pero alam, hindi po, yung municipality dapat nakakaalam din, di po ba? Siyempre po kami po, in-endorse po namin yung... Ayan, in-endorse po nyo. Sino po nag-endorse? Yung mayor? Kami po ang sanggunian bayan. Ang sanggunian bayan. Okay. Siyempre, may bas-bas ng mayor. Siya pong nag-request. Sino po yung mayor? Si Mayor Alice Goo po. Si Mayor Alice Goo ang nag-request nung Pogo. Opo, para na bigyan ng lisensya ng sanggunian bayan. At ang PAGCOR ang nagbigay na lisensya. Yan po ang alam ko po. Therefore, alam po ni Miss Alice na mayroong Pogo sa Bamban. At siya ang nag-request na ang Pogong yan ay sang-ayunan ng sangguniang bayan. At kayo ang presiding officer ng sangguniang bayan. Opo, at bilang Vice Mayor po, in-endorse po ng nagkaroon po ng motion para po bigyan po namin ng siguro resolution. Siguro ho, walang binibigay yung Pogo sa sangguniang bayan, no? Hindi, huwag kayong tatawa sa akin. Wala po. Alam ko po ang kalakaran sa LGU. Mayor, alam ko ho, huwag niyo po kaming gagawin tanga dito. Alam ko, ito naging mayor po ito eh. Oo. Kaya ang tanong ko lang sa inyo, ito, siguro, hindi ko naman sinasabi sa inyo meron eh. Huwag mo niyo akong tatawanan. Ang inaano ko lang siguro po, wala naman kayo natanggap sa Pogo ron na binigay niyo ng lisensya, ano? Ay, wala po. Ah, wala po. Salamat po at na nagsasabi kayo ng totoo. Ha? So, Miss Alice, tama po ba yung sinasabi ni Mayor Orleo? Regarding naman po dun sa sinabi po ni Acting Mayor Anunsasyon po, hindi po ako yung kausap po nila. Alin yun? Hindi po ako kausap nila. Hindi ka ang kausap nila. Pero ikaw ang nag-endorso ng Pogo at sangguniang bayan. Yung Pogo po na Zuni 1 po, nag-apply po ng resolution hindi, po sa kanila. Ang sabi ni Acting Mayor, ikaw ang nag-endorso as sangguniang bayan ng Pogo. Oo, hindi. Hindi po. So, nagsisinungaling yung Acting Mayor. Teka, hindi mo. Yes, oo, hindi. Nagsisinungaling po yung Acting Mayor. Ang sabi to ha, ulitin ko sa inyo ha. Ang sabi ng Acting Mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PAGCOR at in-endorso nyo sa sangguniang bayan na siya ang presiding officer. Ngayon, sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Nakateammate mo nung tumabok ang mayor. Nagsisinungaling, hindi. Your Honor, you're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath. Opo, and that you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya eh.
Sinabi niya ikaw nag-endorse. You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung vice, yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Teka, bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung acting mayor o hindi? Your Honor, hindi ko po alam ko. Oo, hindi. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Hindi ka nag-endorse eh. Tama. Yun ang sabi mo, di ba? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang simple na ng tanong ko eh. Tagalog pa nga eh. Di ba? Therefore, kung hindi ka nag-endorse, in-endorse sabi ni acting mayor, ikaw ang nag-endorse, nag-isinungaling yung acting mayor. Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Teka. Huwag mong babaguhin itong... Ano ba naman? Hasabihin mo lang yes or no. Yes or no lang. Ba't papahabain mo pa na hindi ka nag-endorse? Uulitin ko ang tanong ko, ha? Para kang yung sa budget hearing ng DepEd, eh. Ha? Ulitin ko ang tanong ko, ha? Ang sabi ng acting mayor, ikaw ang nag-endorse. Ang sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sino nagsisinungaling? Ikaw o siya? Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi. Therefore, siya nagsisinungaling. I think Your Honor, better tanungin po natin siya. Chairman. Mr. Chair. Point of order, Mr. Chair. What is the point of order? Can we remind the resource person that when a member of this Congress is speaking, he should keep her or his mouth shut. Okay. Sa lahat ng resource persons, you are reminded that bago po kayo magsalita, hintayin niyong i-recognize kayo ng chair. Okay? Chairman. Yes, Congressman. Reminder, Mr. Chairman. To Ms. Aka Alice Go. Ma'am, don't tell this committee or the members of this committee what to do. Kasi po, di pa ako dumating sa iyo, pero lahat mamaya, lahat pati kaso mo, and alam mo, hindi kita ipapakontempt. Papakontempt kita dito. Kaya ayusin mo yung pagsagot. Now, Mr. Chairman, let me ask lang, Vice, Mayor. Yes, sir. Mayroon ka bang kasama sa munisipyo that will corroborate and confirm that indeed Aka Alice Go endorsed that document? May kasama ka ba na pwedeng mag-testify to corroborate your statement? Ang si Councilor Rene Rivera po, ganito po yun eh. Kinausap po daw ni Mayor Alice Go o si Honorable Councilor Rene Rivera para po ma-agenda po itong sungwang technology po. Mr. Chair, ilan po, sinabi niya, sinabi daw, ginamit mo yung daw. Apo. Huwag mo lang sasabihin yung daw, alam mo eh, ikaw naman no. Apo, Mayor, pambira ka naman eh. Hindi po. Mr. Chair, ginagawa kami ng tanga ni Acting Mayor dito hindi po, eh. Hindi po, sir. Ha? Hindi po. Oo. Hindi po ako high school graduate. Matalino ito eh. Oo. Huwag kayong magsabi ng daw. Nakakasiguro kayo, di ba? Hindi po ba? Ganito po yun, Mr. Chair. Sinabi po ni Rene Rivera, si Councilor Rene Rivera. Gusto ko po sabihin, Mr. Chair, na gusto kong malaman kung sino nag-isinungaling sa inyo. Sapagkat ang sabi po ni Congressman Paduano, we can cite any of you in contempt. Gusto kong sabihin po ninyo, ha, bilang kapwa Pilipino at bilang kapwa public official, ang totoo dito po, under oath po kayo. Oo. Sige po, yung tanong po ni Congressman Paduano, pakisagot lang po ng maayon. Sir, pwede pong pakiulit. Ganito po. You mentioned about a certain councilor that will testify and corroborate your statement that it is Aka Alice Go that endorsed such document. Sinong councilor ngayon? Si
Councilor Rene Rivera po. Oh, nandito ba siya ngayon? Wala po siya. Wala siya. But Mr. Chairman, can we invite just to corroborate because I think it is not the mayor now is lying. It is Aka Alice Go is lying. So may we invite Mr. Chairman the next hearing? Comsec, please take note. Yes. May I continue, Mr. Okay, Chairman? Please proceed. Okay. So ulitin ko yung tanong, ha. Yun lang, ha. So sino ang nagsisinungaling sa inyo? Sabi mo, hindi ka nagsisinungaling. Ibig sabihin, binabanggit mo, si acting mayor ang nagsisinungaling. Opo, Your Honor. Okay. Mr. Chair, inamin po niya na yung acting mayor po ang nagsisinungaling at siya ay nagsasabi ng totoo. Acting Mayor, ano po masasabi niyo diyan? Kasi po ganito yun. Tinungaling daw po kayo. Kasi po ganito po yun, Chair. Tinawagin po ako ni Councilor Rene Rivera po na pinapa-agenda daw po ng aming Mayor Alice Goo itong Sumbang Technology po para susunod na session po na bigyan namin pong lono. Totoo po ba yun, Ms. Alice? Pinapa-agenda nyo? Hindi totoo? Your Honor, hindi ko po alam yun. Hindi mo alam. Okay. Mr. Chair, can I interject? Mayor, Acting Mayor, sino po ang nag-apply ng lisensya sa PAGCOR nung POGO? Alam nyo po ba? Dapat alam po yan ang sanggunian bayan. Hindi ko po alam. Siguro po pag dumating po si Rene Rivera po dito sa ating session sa susunod, siya po ang nakakaalam. Sige po. Mr. Chairman. Ms. Alice. Wait. Please. Please kindly wrap up, Congressman Abante, so that we can follow the list of interpellators. However, po, any of the members may call the attention of the chair if they want to say anything related to what was being discussed. Of course, with the indulgence of the member who has the floor. No? So, yeah, may I continue, Mr. Chair? Please proceed, and then later we will recognize Congressman Franz. Okay. Ang pinapanggit mo, Ms. Goo, kayo ay Pilipina. Pero bakit sa lahat ng nakita kong korporasyon, kung saan kayo ay kasama, puro mga Chinese ang kasama nyo? Bakit po? Wala ba kayong tiwala sa Pilipino? May Filipino naman po kasama po, Your Honor. Puro Chinese yung kasama mo ron eh. May Filipino ron sa korporasyon sapagkat kailangan may 60% na take ang mga Filipino ron sa korporasyon. Pero nakikita ko, puro Chinese ang kasama mo. Bakit? Wala ka bang tiwala sa Filipino? Malaki po tiwala ko po sa Filipino. May mga Filipino naman po na kasama po sa corporation po. Wala. Kinakailangan makita mo uli. Nakikita ko puro mga may iksi ang apelyido eh. Kayo naman, no? Magaling kayo magsanungaling. Ito po bang nasa China Bank na ito? Ano yung ngayon figure dito? Pirma nyo to? Pirma nyo po ba ito? Sa China Bank? Ito ba'y pirma nyo? Secretariat, can you please show the document? And kindly wrap up, Congressman Abante. Thank you. Importante lang po ito. Ito. Paki-identify lang po kung pirma nyo. Huwag nyo nang tanongin ang abogado nyo. Sabihin nyo lang, kumpirma nyo. Your Honor, regarding po kasi sa bank transactions po,
since I have unblocked cases po, I invoke my right against self-incrimination po. Hindi. Pwede mo lang ang tinatanong ko eh. Kasama ba yon sa kaso mo? Your yung Honor, pirma? Yung pirma? Meron po kasing bank documents po and meron po kasi akong unblocked cases po. Okay. Itong next, pirma mo ba to? Itong cheque dito, pakiesyo nga kung pirma niya. Sabihin nyo lang pirma nyo eh. Oo. Kumpirma nyo lang. Mr. Chair, I'm so sorry po. Since related po sa Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. Okay. Sorry po talaga. Meron ba kayong biniling property sa Alphaland, Baguio? Your Honor, wala po. 2021. Hindi po natuloy. Hindi natuloy. Pinangalan nyo sa isang nagngangalang Ann Jaime. Totoo hindi? Hindi po natuloy. Totoo ba hindi na pinangalan mo sa isang nangangalang Ann Jaime? Pwede natuloy o hindi, pero pinangalan mo sa nangangalang Ann Jaime. Hindi po. Pagkatapos po niyan, the Alphaland Management agreed to have the property of Alice Goo transferred from her name to the corporation. Yung pang ginawa nyo, inaprubahan po ito ng chairman, ng assistant vice chairman. Your Honor, anong corporation po? Hindi, sa'yo. Property mo eh. Opo, pero anong corporation Alphaland. Po? Alphaland. Opo, pero from, ano pong name po, Your Honor? Alphaland po, hindi po natuloy. Bago ko magbigay yung pangalan, sabihin muna sa akin kung may property ka doon. Hindi po natuloy po yung property po, Your Honor. Pero nagbayad ka ng down payment. Opo, may down payment po ako binayaran, hindi lang po natuloy. At cheque ang binayad mo. Opo. Okay. Meron akong kape ng cheque dito, pakitingin ako yung pirma mo. Ito ang pirma mo. Kasi kung iyong ninamin na ito'y binayaran mo ng 23,800 pesos, yun po yung cheque nyo. Totoo ba hindi? Your Honor, about po sa bank transactions po. Hindi na kasama sa case mo ito eh. Opo, pero may unlocked case po kasi final hindi po sa akin. Hindi kasama sa case mo ito. Opo, pero... Kasama natin pagkatapos. Opo, pero lahat po kasi muna, ng bank transactions po sinama hindi, po nila. Hindi pa kasama ito. Ngayon lang to, hindi pa kasama ito. Kaya hindi po pwedeng sabihin right to self-incrimination. Your Honor... Kahit tanungin mo sa abogado mo, hindi pa kasama sa kaso mo to eh. Your Honor, lahat po ng banks ko po... Nagbayad ka ba ng down payment sa Alphaland na ang pangalan Alphaland Baguio Mountain Log Homer Incorporated na 23,800,000. Your Honor, lahat po kasi ng personal banks ko po ay may kaso po ako ng AMLAC. Hindi pa po nga kasama ito sa AMLAC. Kasama po. Isasama lahat pa lang natin. Oo. Ito, pakita nga yung pirma. Hindi pa kasama ito eh. Kaya pwede mo akong sagutin dito. Ikaw naman no. Your Honor, yung lahat po kasi ng banks po, sinama po ng AMLAC. Kaya I invoke my right against self-incrimination. Your Honor, andyan ba yung AMLAC? I would like to find out, Mr. Chair, kasama ba itong kanyang down payment sa Alphaland Baguio Mountain na 23,800,000? Is this included in your AMLAC investigation? And cases that you have filed against Ms. Alice Goo, is this included? Not yet. Magandang hapon po, Your Honor. Yes. With respect to the bank accounts, we have filed a money laundering complaint, Your Honor. And the bank accounts mentioned therein, I can disclose the same. But I am not sure which bank Your Honor referring to. Can I show you the check? And please tell me if this is included in your AMLA investigation and in
included in the case against Ms. Alice Go. Hindi, baka yung bank account. Kasi meron tayong bank account na, na certain transaction. Before the, let me acknowledge the presence of Congressman Roberto Pingping Uy from, and Congressman Lordan Suan. Pero yung account number sa sir, sir. Mr. Chairman? Sir, if I may. That check refers to BDO account number 57-4801-8003, Your Honor. And we have filed a money laundering complaint against Ms. Alice Guo. But the money laundering complaint pertains to the payment to the Tarelco, Your Honor. Yeah, but this, therefore, this is not included. Not yet, Your Honor. Okay, yon. Hindi pa included eh. Kaya hindi pa to kasama sa kaso. And I would like to refer this now to AMLAC na isama kasi gusto ni Ms. Alice Go isama eh. Okay? Ito ba, ang tinatanong ko, ito ba'y pirma nyo? Pirma nyo ba ito? Your Honor, sinabi mo na na ito cheque mo. Sinabi mo na na ikaw nagbayad ng down payment. Ito, nakalagay yung cheque, Alice Leal Goo, BDO, Tarlac Concepcion Branch. Your Honor, can I consult my lawyer po? Thank you po. Oh, sorry. Sige. Your Honor, please allow me to explain. Since isasama nyo na nga daw po siya kaso. Hindi pa nga kasama. Ikaw naman, no? Kaya tinatanong kita ngayon. Tinatanong kita ngayon. Hindi pa kasama eh. Ha? Hindi pa kasama. Tinatanong ko lang sa'yo kung ito ay pirma mo. Yun lang. Opo, Your Honor. Ang explain po sa akin ng lawyer, ang right ko daw po ay I have right to refuse to answer po dahil pag kasinama na daw po 'yan sa susunod po, it might incriminate myself po. Well, ibig sabihin, well anyway, Mr. Chair, kahit na hindi identified, sinabi na niya man dito na cheque niya ito eh. Sinabi niya nakalagay po Alice Leal Goo. Sinabi niya to na check mo to at binayad mo ito. So, right now, Mr. Chair, I would like the AMLAC to get this evidence and to include this in your investigation and the charges filed against Ms. Alice Goo. Mr. Chair. AMLAC? Yes, sir, we'll do po. We'll include that in our investigation and that is highly appreciated, sir. And please also find out if the transaction between Alpha Land has been finished, no? I've been fulfilled, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we will look into whether that contract has been consummated, Your Honor. Isa lang pong tanong, Mr. Chair. Ilang beses kayong nagkita at nagkausap ni Ms. Cassandra Ong, Ms. Alice? Your Honor, hindi ko po maalala yung exact number po kung ilang beses po kami nagkita po. Tatlong beses ba? Apat na more beses? Than naman po. More than. Apo, more tatlo, than apat na beses. More than three, four. More than 3 to 4 times. Nagkita kayo at nagkausap. Opo. Okay. Napanggit mo, Ms. Cassie, na nagkita kayo unang-una sa Malaysia at di pa kayo nakikita kahit kailan.
Mr. Chair, wala po akong binabanggit na gano'n. Ang sabi ko po noong time na yon is nagkita po kami sa Malaysia. Nabanggit mo din na hindi mo masyadong kilala si Miss Alice Goo. Ang sabi ko po is kakilala ko po pero hindi ko po kaklose po, Mr. Chair. Okay, kakilala mo pero hindi mo kaklose. Pero nakita kayo more than 4 times. Yes, pero po. Hindi kayo close. Miss Goo, kayo po ba'y nagpunta ng Malaysia, dumaan kayo sa regular na flight? Your Honor, regarding that question po, I invoke my right against self-incrimination sa final po ng immigration po. Sorry po talaga. So, nag-file na ng immigration sa inyo? Opo. So, hindi po pwedeng sabihin sa amin kung ikayo ay sumakay sa eroplano o nagbangka kayo puntang Malaysia? Tulad ng ginawa right ni Sheila. I invoke my right against self-incrimination. Okay. Nagkita po kayo ni Cassie dun sa Singapore, correct? Malaysia po. Sa Singapore, hindi na? Singapore, kung di pa ako nagkakamali, once. So, nakita po kayo sa Singapore, correct? Once po. Once. Noong Singapore, ay kasama niyo si Sheila, si Wesley, at si Cassie, at yung Xiang, na siyang nag-arrange ng hotel para sa inyo. Yung Xiang po, hindi ko po nakita po. Okay. Now, sinabi ni kayo sa akin, na wala kayong pinag-usapan doon. Di ba kayo nag-meeting doon sa Singapore? Nakakapagtaka naman na nakita kayo roon, hindi kayo nag-meeting. Hindi anyway, Mr. Che, yun lang po ang aking tatanong. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. Next to interpret, before that, Congressman Pumaren, would you like to say something? Yes, short lang. In connection with the question of Honorable Abante, kay Acting Mayor, sama si Acting Mayor. Yes. So, kanina po, tinanong po kay ni Congressman Abante kung na-meet nyo po yung applicant, yung may-ari po nung POGO. Ang sabi nyo po, hindi nyo po kilala. Tama po ba? Nung time ng Vice Mayor kayo, sino ba ang pumipirma ng resolution pag pinasa? Lahat po ng mga councilor po. Hindi po, yung final signatory. Ako po ang attested. Kayo po, di ba? Attested po. So kung kayo po ang pumipirma, sisiguraduhin nyo po na kilala nyo dapat lahat ng mga aplikante. Tama po ba? By the way, bago nyo po sagutin, galing po ako ng LGU. So alam ko po lahat ng mga dapat gawin. So ang tanong ko po ulit, hindi nyo pa rin kilala yung POGO operator? Hindi man lang nyo inimbita sa isang session o isang committee hearing? Ang pag-aalam ko po, ang legal matter po at saka yung chairman ng Games Amusement po, Acting Mayor, kahit sila po ang nagpaano, isasubmit sa opisina po nyo, kayo po nagpipreside . Hindi naman yung po ipapakalendar yun, hindi rin yung po ipatakil yan, kung hindi po kumpleto ang papel. Tama po ba yun? Yes, Your Honor po. Ang po kasi nagpakalendar, si Councilor Rene Rivera po sa Sangguniang Bayan, Secretary po. Hindi po tama po yung kahit nakakalendar. Kahit naka-agenda po yan, titignan nyo po yung papel. Kompleto ba mga requirements nito? Sino ba may-ari nito? Tama po ba to? Kasi tama po ba yun? Kasi ako po, laga nag-a-approve. Hindi. Based on the approval po ng Sangguniang Bayan. Hindi. Alam ko po yun. Mr. Presiding Officer, ang Vice Mayor ang pipirma. Bago po itawagin yung proponent niyan para magdepensa, titignan niyo po kung lahat po ng requirements nandoon. Kung wala po, hindi kumpleto po yung requirements, pwede niyo sabihin, hindi pwedeng i-discuss yan. Dito may makasaba ko mga congressmen, puro galing pong LGU yun, tama po ba? And also, the mere fact na in-endorse ni Gua Haoping yung POGO na yan, ano ibig sabihin niyon? Siya may-ari dahil pumapahig na kayo. Yun lang naman, maganda po kasi Mr. Presiding Officer. Kasi hindi mo dapat aprubahan yun, hindi nyo pwedeng i-discuss sa floor yan. Kahit in-endorse ng kahit sinong majority floor leader yan o kunsihal, na without all the documents na prinisen sa inyo. Kasi po, nagmamadali po yung mga... Okay.
So, parang VIP itong anong to. Parang so special. Pag hindi ba nyo na-aprobahan to nung araw na yun, titigil ang buhay sa Bamban at kailangan nyo madaliin kahit walang dokumento? Ang sabi po ni Honorable Rene Rivera, Committee on Legal Matter po, nagmamadali daw po itong kumpanya nito para mabigyan po ng loan. The more nga dapat yung chinek yung papeles, bakit nagmamadali? Tsaka pangalawa po, sino po bang mataas? Konsehal po o Vice Mayor? Vice Mayor po. Vice Mayor. So nakinig po kayo sa konsehal na kailangan itakal to, nagmamadali. Without then all the right documents. Actually po, nasa ombudsman na po yung kaso na nagkaroon po kami ng suspension po ng 3 months. Okay. Kaya nga pa. Well anyway, last na lang Mr. Ado. So in essence, kaya nyo minadalian dahil sinabi po ng konsehal na Rivera na kailangan minamadali. And then kanina, sinabi ninyo po, may endorsement po galing kay Gao Hauping. Tama po ba? Ang ano po kasi, kinusap po ni Mayor Alice Goo, si Honorable Rene Rivera, para po i-agenda po itong Sungwang Technology. So this must be a very special resolution for the mayor, for the councilor, to pressure the vice mayor to discuss it na kagad sa session. So yun lang po, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Pumarin.